everyone and welcome back to my channel. And for today's video guys, magre-review ako sa inyo ng aking skincare na ginamit for the past month. Ayan, siguro guys, mga ginamit ko to mga 6 to 8 weeks or 7 weeks ata yung tinagal ko. So if you want to know this product na aking ginamit, so please keep on watching. So guys, if you are new to my channel, I am Ivy Cometa. So I am from Batangas. And yan guys, tayo mag-i-start na ng pag-review. So yung tinutukoy ko kanina guys na product sa inyo is yung rejuvenating set ni Skin Magical. So kung natatandaan nyo, nag-review na ako ng about dito no sa Skin Magical set number 1 nila gayon. Halos siguro mga mag-isang buwan ko lang siguro yung nagamit. So dito guys naman is nakaubos ako ng isang cream nila, yung cream number 1 nila, yung rejuvenating cream number 1. Ayan, tas naingi pa yung aso. So guys, konting ano lang tayo din eh. Konting description lang about the product. So feel more rejuvenated and show off your best skin with our rejuvenating set 3. It comes with products with better whitening, anti-acne, anti-aging, and sunscreen effect for your better skin care regimen with improved peeling effect that helps you to prevent and remove pimple for clearer and even skin tone. So, yung isang set na rin guys, ay meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na laman sa loob. So, yung laman is meron siyang kojic acid, rejuvenating facial toner number 3, rejuvenating cream number 3, smoothening sunblock number 3, and yung age-defying collagen cream nila. So, yun nga guys, ito yung kanyang mga laman. Ayun, ipapakita ko sa inyo. So, ayan, tatlo yung cream. Tapos, ito yung kanyang soap na sinasabi. Tapos, yung toner. Asan ga yung toner? Ito lang. Nakalimutan ko kuhan yun. So, aray guys, yung kanilang toner naman. Ayan. So, yun guys, ito naman, ibinili ko ng sarili kong pera. Ganyan. So, siguro, it's my privilege din naman bigan na masabi ko ano yung mga dapat kong sabihin about the product. So, ayun guys, hindi naman sa parang, kahit na nang masabi ko dito, digam, as mapa-sponsored bigay man yan or hindi, or bili ko man is, dapat ko lang naman talaga sabihin sa inyo lahat naman na experience ko about the product, diga, kasi hindi lang naman ako yung magsasuffer, of course, kundi yung iba din na gusto pang mag-try about the product. So guys, iisa-isahin ko sa inyo yung mga product na ito na sa set ng rejuvenating ng Skin Magical set number 3 nila. So dito muna tayo guys sa kanilang soap. Ayan yung soap nila. So this is their Skin Magical Kojic Acid Depalmitate Soap. So, ang benefits nito is a soap containing kojic acid that helps lighten skin and gently exfoliates skin as you use. So, guys, lahat naman mga ingredients is ilalagay ko na lang sa description box below. Tapos may nag-aaway na as. Ayun, nakalagay na lang guys sa description box below para ma-check ninyo yung mga ingredients per item para ma-try nyo or makita nyo kung kayo ay hihiyangin din sa mga ingredients na yun. So guys, dun muna tayo sa pros itong soap nila. So for me is mabango naman siya. Ayan. So parang almost parang walang amoy once na inamoy mo siya dito sa lalagyan niya. Pero kapag inapply mo na siya sa skin guys, so kung ano man yung mga naamoy mo sa mga ordinary na mga papaya soap, ganyan, or mga soaps na ganyan, na mga facial soap na merong papaya, ganun lang naman guys yung mga amoy niya. So hindi naman siya overpowering, ganyan yung amoy niya na parang medyo maapektuhan yung ano yung pang-amoy nyo, lalo kung kayo ay sensitive sa mga scents. Tapos, sa akin guys, is matipid din aring gamitin gayon. Kasi, ayan no, halos siguro nagamit ko to guys yung soap na to for almost mga 2 weeks, ganyan. So, sobrang konti lang guys. Siguro yung kapal lang niya, mga ganyan lang kakapal yung aking kinuha sa kanya, tapos yun na yung ginamit ko. And super tagal niya, even though kasi guys, sa face ko lang siya ginagamit. Hindi ako gumagamit ng mga facial soaps when it comes sa aking body. So ayun, kasi natitrigger yung aking acne kapag gumagamit ako ng mga ganitong kojic soaps sa aking katawan. And guys, doon naman tayo sa cons nitong product ng soap ni Skin Magical. So unang-una guys, is nakaka-dry siya sa face. Ayun, hindi naman ito yung first time na parang nakaranas ako gayaan ng pagda-dry sa face when it comes sa paggamit ng mga
kojic acid soap. So guys, isa to sa mga nakaka-dry ng face. So kung ikaw ay meron ng dry skin, ganyan, yung ganun yung skin type mo, dry skin combination skin. So ma-feel mo talaga na super drying nito. Tapos sunod pa niyang cons guys is ma-update din siya once na ilagay sa iyong skin. So guys, paano siya nasabing ma-update? So ang skin ko guys is medyo sensitive, acne prone and oily skin type with enlarged pores. Ayan. So dun sa mga acnes ko guys, syempre nakikis-kiss niya, ganyan, kapag nilalather ko siya sa face ko. And yun, para nahahapdian yung mga spots ko sa aking face, yung mga acne, at saka yung mga bumps. Kaya kapag after ko, makapag-hilamos, ganyan, talagang medyo namumula-mula yung face ko kapag ginagamit ko itong soap na to. Tapos nga, katulad na sabi ko kanina, nakakapula siya, mapula siya sa face after mag-wash. Kahit na hindi ko guys tinatagalan yung babad nito sa aking face, ha, for more, less than 30 seconds pa nga yung gamit ko. Siguro mga at least 15 seconds lang, as long as mapadaanan lang talaga nung soap. Yung bubble nitong soap na to, yung aking skin, yung aking face yun, okay na, naghihilamos na ako agad. And then yun nga guys, dahil nga ganun yung mga experience ko sa kanya dito sa soap na to, yun yung mga cons niya. So ang ginawa ko guys is pinilitan ko siya ng soap na iba, so facial soap guys. So if hindi nyo naitanong, gumagamit din naman ako ng mga facial foam, facial wash. So yung aking pinaka talaga ginagamit pamula siguro last year pa yun is yung from Lux Organics na kanilang brightening facial foam, yung may aloe vera yun. Yun guys yung ginagamit kong facial foam as of the moment for my skin. So guys, yung aking mga pros and cons about the dun sa soap ni Skin Magical step number 3. So dun naman tayo guys pupunta sa toner ni Skin Magical. Ayan. So dito guys, sabi dito sa toner ni Skin Magical, Rejuvenating Facial Toner set number 3, benefits whitening and age defying. So wala naman guys anong description about these products na kung ano ba talaga use niya, unless yun lang yung nakalagay, whitening at saka age defying lang talaga. So dun muna tayo guys sa mga pros about this product. So guys, unang pros about this product is for me guys, nakakalinis talaga siya ng face. So for me naman, halos lahat ng mga facial toners ganyan is sobra siya nakakalinis ng face, kahit na nakapag ang tawag dito, nakapag wipe ka na ng iyong makeup, ganyan, nakapag facial foam ka na, nakapag facial wash ka na, facial soap, ganyan. So, iba pa rin talaga guys kapag gumagamit ka ng mga facial toners, ganyan, kasi sobrang dun mo ma-experience or mararanasan na talagang sobrang nililinis ito yung iyong face. And then another pros pa niya guys, aside, di gayong soap is nakaka-dry. Dito naman guys sa facial toner na to is hindi mo marirealize, hindi mo mararanasan na nakaka-dry siya ng face. Ayun. So yun yung maganda sa kanya. Di gamit mga toners minsan na sobrang, parang minsan nasusobrahan sa alcohol content, ganyan, kaya sobrang nakaka-dry ng face kasi mararamdaman mo naman yun na parang sobrang balat na balat yung face mo. So dito naman guys ay hindi. Next naman guys, for me ha, mabango siya on my pang-amoy, gayan. So, yung amoy naman niya guys is hindi siya yung parang natural na mga fruity or kaya mga floral, ganyan. So, dito guys, parang may pagka-amoy chemical siya, ganun. Parang alam niyo yung amoy ng betadine. So, ito lang guys, parang mas pinabangong betadine lang yung kanyang amoy kaysa sa isang natural na betadine. But for me, hindi naman siya yung sobrang ayawan mo ng amoy, ganyan. So, even though, kasi guys, hindi naman kasi ako ganun ka-sensitive when it comes to sa mga scents, ganyan. Kaya for me is okay naman sa akin yung scent nitong si Rejuvenating Toner nila. And then, doon naman tayo guys sa cons nitong product. So, una-una guys, napansin ko talaga sa kanya, diga, kapag mga toners, so una mong bine, syempre parang makulay white pa yung kanyang kulay, ganyan, parang water like color yung kanyang kulay. Pero dito guys, so napili ko na siya, nakita ko na agad ma-brown na agad, so it means na nag-oxidize na yung product. So sabi naman nila sa mga sa seller na pinagbilhan ko at saka dun sa group ni Skin Magical, so marami doon nagsasabi na it doesn't mean na kapag nag-oxidize naman yung product, ganyan, or kaya nag-iba ng kulay na parang nagkulay yellow na nag-turn to brown to super dark brown, ganyan, is hindi na effective yung product. So sabi nila guys, is effective pa rin naman daw yung product. Actually, parang mas lalo daw na nabuboost yung effect ng product kapag once na nag-oxidize na siya. Or yung iba naman guys na sinasabi is still the same pa rin naman yung effect niya. Hindi nila lessen yung effect. And then katulad guys na nasabi ko sa inyo kanina, even though nasabi ko nga na hindi siya drying sa face,
Pero ang napansin ko sa kanya, siguro kasi parang nagpipil na yung face ko, micro-peeling, pero mahapdi siya on the areas dito sa aking chin area, tsaka dito sa papuntang, ang tawag dito, jaw area yon. Doon ko guys naranasan yung hapdi niya kapag pinapahid ko tong toner na to with the cotton ball sa aking face. So yun guys, yung mga pros and cons about the product or sa toner ni Rejuvenating Set number 3 ni Skin Magical. So doon naman tayo guys pupunta sa Rejuvenating Cream number 3 ni Skin Magical. So sabi dito, katulad nung toner guys, whitening and age defying lang yung nakalagay dito. Tapos yung mga ingredients ganyan. And dito guys sa packaging, wala rin siyang kahit na ano nakalagay, what is the main purpose of this cream, unless yun nga lang, talagang whitening and age defying lang. So guys, kasi sa akin nga, acne prone skin ako ganyan. So hindi ko mahanap yung talagang description niya kung ano talaga yung nakakapagpagaling dito sa acne. So dito guys, sabi naman, no hydroquinone, no mercury, no animal fat, no harmful ingredients. So sa lahat naman guys, ang range nila dito sa set nit na ito is ganoon yung nakalagay na talagang safe na safe daw ito. Pero hindi siya guys advisable dun sa mga lactating moms, sa mga teenagers, na mga siguro 20 years old below, hindi pa kayo dapat siguro gumagamit ng mga ganitong rejuvenating sets, ganyan. So ayun, maingay pa rin yung aso. So, doon na tayo guys, pupunta nga sa Rejuve na kanyang mga Rejuve cream na kanyang pros and cons. So, doon na tayo guys sa pros nitong product. So, syempre, as always guys, ingredients is nakalagay lang sa description box below. So, doon muna guys tayo sa product. So, ito yung product niya guys. Ayan, ganyan agad yung kulay niya kung makikita nyo. Parang medyo madark. Hindi ko lang guys kung paano ko i-describe yung kulay niya. Hindi kasi ako magaling sa mga gayon. So, para sa akin guys, ang kulay niya is talagang yellowish brown na yung kulay nitong rejuvenating na to. So, pag-open ko lang guys, pag-open ko pa lang din eh, is ganun na yung kulay niya. So, by the way guys, hindi ito yung rejuvenating na aking ginagamit. So, actually, nakaubos na ako ng isang lalagyan niya. Ayan. Yan, talagang sinaid ko muna siya bago ako talagang sinaid ko muna are bago talaga ko tinapos yung paggamit nito ng 1 month. So next naman na pros na guys for this Rejuve cream number 3, mabilis din siyang maikalat sa face, diga? Unlike nung ibang mga creams na talagang medyo struggle sa paglalagay sa face, so medyo struggle sa paglalagay sa face kasi sobrang kapal nung kanyang pagka-cream. So ito naman guys, even though makapal din yung pagka-cream niya, pero madali siyang i-slide or i-glide sa face mo para ma-spread talaga ng maayos, para maabot yung yan, buong whole face mo talaga yan, as well as your neck area. So, doon na tayo guys sa mga cons naman nitong si Rejuvenating Cream number 3. So, for me guys, sobrang creamy nga nung kanyang pagka-consistency. Ayun, even though, hindi kasi ako guys medyo fan na fan nun. Kasi, nakakaranas ako ng pagpapawis sa aking face dahil nga sa cream niya, sobrang kapal. Kaya, ayun, parang every time na maglalagay ko ito, ang bilis kong pagpawisan sa area na to ng aking face dyan, dito, tsaka dito sa ilalim ng, ano ka tag din eh? Ayan, sa ilalim ng labi. So, yung guys, yun lang yung ayaw ko sa kanya kasi nga sobrang kapal ng cream. And then, next pa guys, is dahil nga ganito yung kulay niya, ayan, hindi ko alam kung bakit parang feel ko or nakikita ko talaga na humahawa yung kulay nito sa aking daliri, ayan, kapag once nakapaglagay kasi nahugas na naman yung kamay ko, ganyan. Makikita mo talaga na parang medyo brown yung kamay mo, ganyan. Tapos after that, makikita mo din na yung kulay nito, yan, yung kulay na ganyan ni rejuvenating niya is kumakapit din sa iyong nails. Mismo guys, sa iyong kuko. Kasi syempre, hindi naman may iwasan diga na parang magpupunta dyan or magsisiksik dyan yung mga cream, ganyan. So yun guys, yung pinakaayo ko din doon. Para siya nagmamansya talaga sa iyong nails. So yun lang guys, ang mga pros and cons about the product ni Rejuvenating Set ng cream number 3 ni Skin Magical. So doon naman tayo guys pupunta sa Skin Magical Age Defying Collagen Cream number 3. So dito guys, ang benefits lang din niya is whitening and age defying. So yan, and then yung ingredients syempre is ilalagay ko na lang sa description box below. So yun guys, halos pares lang sila ng packaging ni Rejuvenating ang cream number 3. So ayan,
kahit yung mga nakasulat parehas lang talaga. Kaya hindi ko alam talaga guys anong purpose talaga ng bawat cream na to. So ayan, dun muna tayo guys sa pros nitong product na to. So for me guys, mabango yung kanyang pagka-cream, as in para ka naglalagay ng lotion. Kung nakakaano ka na ng ayan, oh, hindi ko parang malayo pa sa akin yung ano niya is amoy ko agad yung scent niya. Sa akin naman guys, mabango yung scent niya. Yun nga, parang lotion type scent ganyan. So ito na guys yung laman niya bago ko matapos yung ang paggamit nito ng Skin Rejuvenating Set number 3 ni Skin Magical. And then sa akin, katulad din ni Rejuvenating Cream number 3 ganyan. Isang bilis lang din naman siya ikalat all over your face kasi nga hindi siya gaanong pa-heavy katulad ng kay Rejuvenating Cream number 3. So ayun, para guys, makita ko sa inyo yung kanyang pagka-cream. So ayan yung cream niya guys, super white lang siya. Hindi naman ito yung nag-oxidize unlike ni Skin Magical Cream number 3. Ayan. So ito guys, kapag nailagay mo sa face mo ganyan, para ma-feel mo na para siyang may konting oil sa kanya. Alam niyo guys, yung para nagpahid kayo ng sebo galing sa tawag din eh, galing sa pinag ano yung pagmalamig na yung sabaw ng ano mo, ng nilagang baka mo. Yun, para tas kukunin mo yung sebo. Ganun din yung feeling niya sa kamay or sa kapag duwans na ilagay mo sa face mo. At saka, hindi siya yung tipo na nagseset. Ganyan, ganun yung feeling ko talaga dito sa cream na to. And then guys, next pa sa kanya is yung kanyang cons naman. So guys, yung mga nasabi ko kanina, mga pros na yun. So dito naman tayo guys sa cons ni Age Defying Collagen Cream number 3. So katulad lang din ni Skin Magical Rejuvenating Cream number 3, ayan. So mapawis din siya guys talaga sa skin dito, especially dito. Katulad na nasabi ko kanina, hindi siya nagseset sa face mo. Para siyang nakapatong lang sa face mo na hindi siya super duper ina-absorb. Ganyan. Unlike ng mga na-try ko na before, like ni Beauty Derm, na talagang feel mo naman na na-absorb nung skin mo yung mga creams na nilalagay mo. Dito guys, sa Rejuvenating Creams nila, itong si Age Defying Collagen at saka yung si Rejuvenating Cream number 3 nila. As in, hindi ko alam kung bakit. Para talang talaga siyang nakalapat sa skin mo na hindi siya na-absorb, na hindi mo ma-feel kung talaga ba bang hinihigop. Tama ba yung mga term na ginagamit ko? Parang ganun talaga. Parang nakalapat, nakapatong lang talaga siya dyan sa skin mo. So guys, ito naman yung kanyang sunblock. Ayan. So dito na magiging sunblock niya. Nakalagay lang dito na benefits is sunscreen and moisturizing. Tapos ganito naman yung itsura ng product niya guys. Sa loob, as in, sobrang ang kapal din ito. Ayan guys, super white lang siya. Kung makikita mo, oh, halos hindi siya nahuhulog. Talagang super duper malagkit. Ayun, malagkit na malagkit talaga yung feeling nito. So, dun muna tayo guys sa pros about the product. So, ang texture nito guys, like a primer. Ganyan. So, parang, ano yung may pagka-silicone kasi yung feeling nito kapag ilagay mo sa skin mo. So, yun guys, yung cream niya. Tapos, ilalagay ko dito. Ayan. Talagang mafe-feel mo na parang nag-moisturize talaga guys yung skin mo. Kasi parang katulad siya ni Age Defying Cream. Ganyan. Para rin siyang may oil film, sebo type feeling yung kanyang pagka-cream. Ganyan. Kapag once na ni-apply mo na sa iyong skin. Ganun guys yung nafe-feel ko talaga. Tapos another one is nakaka-whiten din talaga siya. As per kanyang benefits as a sunscreen. Kasi sabi na kapag ko nung ano ba yun, yung vlog ko about the Mother's Day, ganyan. Napansin niya, ang puti daw ng face ko kaysa sa leg ko, ganyan, para daw nakalutang. Eh, ang nilagay ko lang, nailagay ko lang naman that time is itong cream na to, tapos naglagay lang ang konting concealer, at saka yung aking pulbo, yung Johnson. Yun lang guys yung nilagay ko, pero sa niya, ang puti-puti daw ng face ko, ganyan ko. So, talaga for me guys, is nakaka-whiten siya. Doon naman tayo guys sa cons nitong product na to. So, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, para rin siyang maalasebo type of cream. May sinisirip kasi ako dun sa pinto. So, parang medyo sebo type light cream siya. Ganyan, malagkit siya sa face. Katulad ng Rejuvenating Cream number 3 nila at saka yung Age Defying Cream number 3 din nila. And then, next na cons niya, guys, is hindi nakalagay dito kung ilan or kung gano'ng kataas yung SPF niya. Basta nakalagay lang sa kanya is smoothening sunblock. So, yung guys, kahit na sa packaging, dito sa kahon. Asa na yung kahon?
are, din sa kahon are, hinahanap ko kung may nakalagay baga din na, excuse, na leaflet or kaya kahit man lang description per product. So yung guys, wala talaga nakalagay dito na kung ilang percent or ilang SPF yung meron dito sa kanilang sunblock na to. So ayun, parang nakakapag dalawang isip, diga. So nakalagay is meron siyang SPF, pero hindi mo alam kung ilan yung SPF niya, gayan. And then katulad guys sa mga rejuvenating cream sa nauna, nakakapagpapawis din talaga to ng face. Yun yung guys ayaw na ayaw ko dito. So yun na nga guys, yung aking mga cons and pros bawat product nito. So doon ako guys pupunta sa total pros and cons about the product. So talagang as in jump pack ganun. So guys, inisa-isa ko lang kanina para malaman nyo lang din. So unang pros niya guys, as in as per whole product. So sa akin guys, isa na to sa pinakamurang na try ko na rejuvenating set kasi meron lang siyang or nagkakahalaga lang are ng 250 pesos. Yes guys, 250 pesos lang siya sa isang rejuvenating set na wherein is magagamit mo siya for a whole month or if ever medyo matipid-tipid ka gayan is matatry mo are for siguro mga at least 1.5 months. Ayun, so ayun, hindi naman siya ganyong kasakit sa bulsa gayan kapag naubusan ka ng mga cream ganyan or kaya ng set na are. The next naman is madami guys sobra ang nagbebenta na Skin Magical ganyan. Kahit saan is makakita ka siguro, meron yan sa Facebook, sa Instagram, sa Shopee, sa Lazada. So in guys, like be careful lang kasi hindi natin alam if ever meron na nagtitinda nitong fake na Skin Magical. But for me naman guys, siguro wala na naman sigurong magbebenta ng fake na Skin Magical kasi sobrang mura na niya, diga. As in like 250 pesos if i-fake mo pag naman yun. And then next guys is for the whole range of Skin Magical set number 3. Nakita ko talaga guys na meron siyang pamamalat pero very micro peeling lang talaga na almost hindi mo mapapansin ganyan unless tititigan mo. So siguro guys, if ever nakaya mga first timers when it comes sa paggamit ng mga skin rejuvenating sets ganyan is may experience mo talaga na super magbalag. But for me guys, matagal na kasi gumagamit ng mga rejuvenating set kaya yan sobrang minimal lang talaga nung pamamalat sa aking skin. And then, nakitaan ko rin siya guys nang medyo na lessen niya yung aking mga fine lines. Especially dito sa smile lines, ganyan. Kasi syempre, diga, parang una kasing nakikita na mga lines sa face is dyan, sa under eye, at saka dito sa mga smile lines, ganyan. So, sa akin guys, medyo na lessen naman niya ng bahagya. And then, next naman guys, na kanyang pros is super duper na nakawhiten talaga siya guys na face. As in, kaya dapat mo talaga siya guys sabayan ng mga lotions na pangkatawan, soap na pangkatawan na nakawhiten, ganyan. Yan, para sa mood yung kulay ng face mo sa katawan mo. And then guys, na-experience ko din dito. Siguro yung first time ko to guys, nasabi si isang product na as in like, na-lessen niya yung blackheads ko sa ilong. As in, sober tuper. Siguro dahil na rin nga sa medyo nagkaroon ako ng mga micro-peeling, ganyan. So, isa sa mga nagkaroon ng micro-peeling is yung nose area ko. Kaya yun, medyo nakita ko talaga guys na medyo nabawasan naman yung aking mga blackheads dyan. So yun guys, yung mga masasabi ko ng mga pros about the product. So doon naman tayo guys sa cons ng overall ng product na to, ng Skin Magical. So una-una guys is for me, and then guys, another cons pa niya for me is yun nga, nakaranas ako ng half day pa din when it comes sa rejuvenating set ni Skin Magical number 3. Ayun, nakaranas pa rin ako even though na sobrang dami ko na try ng mga rejuvenating set. Ayun, may pamamalat, may half day pa rin, may pamumula, ganyan. The next na cons niya pa guys for me is naka-experience din ako ng purging niya. As in like, naka-experience naman ako guys ng mga purging sa mga ibang products na na-try ko before. Pero dito kasi guys, as in naging malma yung purging effect niya sa aking skin. Kasi nagkaroon ako mga pimples sa face ganyan. Like tinubuan ako ng dalawang malalaki dini. Tapos meron din dini sa kabila naman. Yung magkabila ang cheek area ko na wherein parang ewan ko kung naging purging effect pa ba yun or kaya breaking out effect na talaga siya sa akin skin kasi hindi talaga guys tumitigil kasi guys for me parang hindi nawawala yung pimples ko for the whole month or for the more than a month na ginamit ko itong pasensya na guys talaga sa aso, pasensya na talaga ha, hindi ako mawawala ng pimple gayon, like parang natuyo yung pimple ko, isang pimple natuyo tapos may tutubong isang pimple na ulit, parang ganun guys yung naranasan ko dito sa Skin Magical set number 3. And the next naman guys na kanyang cons is sobra siyang
nakaka-oily ng skin. Like, hindi ka guys, may iba mga product na sinasabi na parang glowing effect, ganyan, kapag nakagising ka sa umaga, ganyan. Pero sa akin guys, talaga as in parang grease ball yung face ko sa umaga. Ganyan, kasi sobrang oiliness na ibinigay niya sa aking skin. Kasi nga, feeling ko talaga guys, nakapatong lang yung cream sa aking balat, ganyan. Parang konti lang yung na-absorb ng cream na to sa balat ko. Kaya siguro ganyan. As in, sobrang lagkit, sobrang tintab ng face ko na hindi siya magandang tingnan talaga. As in, hindi siya yung dewy-dewy effect lang talaga. As in, like, sobrang oily effect yung naibigay nito sa aking skin. And then, the last cons about this product, guys, is yun nga, yung mga packaging niya, halos parehas lang yung mga descriptions, benefits, like whitening and age-defying, whitening and age-defying, ganun-ganun lang, guys. Like, hindi ko makitaan kung alin dito yung talagang product nila na nakakapagpawala ng pimple, ganyan, kung anong product ba talaga yung nakakapagpawhiten, ganyan. Siguro for the whole range, nakaka-whiten siya, oo, pero yung hindi ko makitaan yung talaga mismo product. Alin ba talaga dito yung nakakapagpawala ng pimple? So, case lang yun for me. And then, yung nga, katulad na sunblock, walang nakalagay kung ilan yung SPF niya. Ganyan, kaya parang mapapaisip ka din talaga na may SPF ba talaga to? Ganyan. So, siguro hindi mo alam kung SPF nga to, kaso baka mababa lang, ganyan-ganyan. And then, yun guys, yung mga pros and cons about this product. So, for me naman is, nakadepende yan sa inyo kung gusto siyang itry, ganyan. So, wala namang mawawala. Kaso nga lang, yun nga, for me, hindi ako nasatisfied sa halos 6 to 7 weeks ko siyang ginamit. Kasi sabi guys, sa mga nababasa ko ganyan, sa mga groups na is, at least daw, ang pag-take effect ng isang product is nakabase yan for at least 1 month to 2 months of continuous use. Tapos, yung purging effect niya is makakaranas ka talaga na at least 4 weeks to 6 weeks ng mga purging effect. So, sa akin guys, hindi ko kaya yung ganyan. Kung hindi kayo guys yung klase ng tao na talagang matyaga when it comes sa product, or if else is katulad ko kayo, ganyan, is hindi para sa inyo yung product na to. Kasi guys, for me din naman kasi is talagang naranasan ko yung, alam mo yun, yung nagkakapimple ako every now and then na hindi ko naman naranasan na sa paggamit ko sa mga ibang rejuvenating sets, ganyan. Kaya for me, parang siguro it's worth to try din naman. Kasi yun nga, kanya-kanya tayo yung skin type, ganyan. So, if ever na nag-effect sa'yo, good for you. Tapos, dun sa mga iba, nakatulad ko siguro na hindi ko talaga nakitaan ng effect for me is, ayun, hindi ko talaga siya gusto. So, that's it guys for this video. So, sana guys, nakatulong sa inyo yung video na to. Kasi for me, talagang super duper in-depth review yung ginawa ko dito as in. So, yun lang guys. So, sana mag-subscribe ka on my channel. Like this video. And of course, is follow mo sa mga social media accounts. At lastly is, i-on mo notification bell dito sa aking channel para notified ka sa lahat ng aking mga future videos. So, yun lang guys. And see you in my next one. Bye!